So hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Joel Sung, of course. And for today's vlog guys, another informative video na naman ang aking i-share sa inyo. And this time, para sa mga nagtatanong no, kung paano nga ba maka-loan gamit ang mga application sa mga mobile, cellphone, or iOS or Android man yan. So for this video, ituturo ko sa inyo, ang i-share ko sa inyo, ang isa sa mga pinaka-the best, for me lang ha, para sa akin lang naman, the best na utang app na makikita natin sa ating mga mobile phone. Actually, meron din silang website, hindi lang siya sa cellphone. Ang tinutukoy ko is yung Bill-E. So, alam po naman na lahat kayo is familiar with this app. Pag, ang pinaka-starting limit nila is 2,000 pesos muna. Pero kapag maganda yung credit limit mo or maganda yung records mo sa pagbabayad, eh unti-unti nilang tataasan. So sa akin kasi guys, nabigyan na nila ako ng credit limit na 5,200 from 2,000 pesos na starting CL nila. So by the way guys, papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung itsura ng Bill-E. Kapag in-open mo yung Apple Store or Play Store, ganyan yung lalabas, makikita nyo. Ganyan yung itsura niya, para siyang may owl. Ilalong ko yung aking CL na 5,200. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-loan. Ang unang-unang muna natin gagawin is, of course, i-open yung Bill-E app. Naka-download na kasi yung aking Bill-E app. And then, ayun. So, yan. Open lang natin siya, guys. Enter the password. So, sa mga first-time user ng Bill-E app. So, syempre, of course, kagaya naman ng ilang mga loan app na makikita natin, no? Siyempre, kailangan mo muna mag-register, online application. So, ayan. So, may mga requirements tayo dyan, like mga valid IDs and yung selfie and yung signature. So, madali lang naman yung mga procedure, guys. Kapag na-approve kayo, guys, bibigyan na agad kayo ng credit limit na 2,000 pesos. So, sa akin, guys, nakikita nyo, no? 5,600 pesos na siya. CL, credit limit. So, ilo-loan natin to, guys. So, kapag malaki yung credit limit nyo guys, pwede nyo gamitin yung Bill-E account nyo sa pagbayad ng mga store. Depende sa mga partner store nitong Bill-E, like mga mobile store, ganun, mga gadget, maganda or malaki yung inyong credit limit. Parang GCash din siya guys, no, pwede nyo siya pagbayad by installment basis. Siyempre, meron tayong mga interest dyan. So ayan guys, ang gagawin ko kasi is i-cash out ko to, ilo-loan ko to. Gagamitin kong pag-transfer is yung aking GCash wallet. Buksan natin itong e-wallet. Ayan. So, ayan. May mga options siya like GCash, Paymaya, GrabPay, Coins, Shopee, and Bayad Center. So, meron na ako is GCash and Shopee. So, tingnan natin muna dito sa GCash. Direkto na tayo dito sa GCash. Ayan. So, may option na pwede ka mag-loan ng 500, from 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, and 5,000. So guys, kapag ang niloan mo is 5,000 pesos, meron siyang, ang makukuha mo lang is 4,500. So, yung 500 pesos is yung kanilang one-time payment. So, mapupunta sa kanila yung 500 pesos. Ang makukuha mo lang is 4,500. So, kapag niloan mo naman is 4,300. So, napapansin nyo, no, kapag pababa yung ilo-loan mo, mas lower yung one-time payment na makukuha nila. So, kiklik natin itong 5,000 pesos. Yan. So, yan guys. Meron kang option na pwede mo siyang bayaran ng, halimbawa, 2 months is, babayaran mo siya ng 2 months, payable yung 5,000 pesos mo, payable within 2 months. Ang installment basis mo is monthly, 2,675 monthly. So, kung i-compute natin siya guys, 2,675. So, 2,675 times 2 is 5,350. So, meron siyang interest na 350 pesos. Pwera pa yung 500 pesos na kinaltas nila. Yung one-time payment na binayaran mo. So, all in all, ang interest niya is 850 pesos for 2 months. 2 months lang yun ah. Try naman natin ng 3 months. So, ang option mo lang is 2 months and 3 months. So, wala siyang ibang option. So, 5,000 guys, kung babayaran mo siya ng 3 months, 1,841 times 3,
1,841 times 3 is 5,523. So, 5,523. So, ang interest niya is 523. Pwera pa yung 500 pesos na ano, binayaran mo. Kinuha nila. Or yung one-time payment. So, lalabas is 1,023 yung interest niya for 3 months. So, if 2 months is 800 something, ganun, is 800 pesos, ngayon naman is 1,000 pesos for 3 months. So, if kaya naman bayaran ng 2 months, guys, much better kasi konti lang yung interest niya. Pero if mabigat naman sa inyo, guys, kaya naman yung ano, 1,841 for 3 months. So, 1,000 pesos yung interest niya. So, nasa sa inyo, guys. Sa akin, guys, pwede na tong 3 months, no? 1,841 for 3 months. Hindi na yung ganun kabigat. So, continue natin, guys. Click nyo lang tong continue. So, ayan. So, ayan, guys. Kailangan i-review nyo muna yung purchase nyo bago kayo mag-finalize. So, sabi dito, guys. So, ang first payment nyo is sa January 31, 2023. Kung napapansin nyo, guys, no, today is January 10. So, pero yung first payment nyo is January 31st. Sabi kasi dito, payment frequency is every 31st of the month. So, whatever date kayo nag-purchase, nag-loan, so, still, ang babayaran nyo is every 31st of the month. Kahit na sabihin nyo natin na 20 kayo nag-load, still 31st pa rin yung payment, first payment nyo. So, click na natin itong continue, guys. So, ayan. So, meron ditong disclosure statement. So, basahin nyo na lang, guys. So, makukuha ko is 4,500 with interest and other charges of 6.82%. Yun yung binawas nila na 500 pesos. And then, if okay na kayo, guys, confirm natin with PIN. Ayan. So, click the PIN. Yung PIN na to, guys, ito yung ginamit nyo pang-register. So, this is the first and final PIN nyo, guys. So, huwag nyo itong pagbibigay. So, mag-message sila ng OTP. So, nakuha ko na yung OTP. Kiklik na natin yung OTP. So, yan. View schedule. So, ayan, guys. So, natira na lang sa ating... Ayan. So, may message sa inyong Gmail na ginamit nyo. So, ayan. May mag-message sa inyo from Bill East and magte-text sa inyo na na-transfer na daw yung inyong account sa GCash. So, check. Ang natira na lang sa atin is 600 pesos from 5,600. So, naiwan natin to 600 pesos. So, okay guys. Exit na natin itong Bill East. Check natin itong ating GCash if na-transfer na nga. Ito sa ating GCash. Ayan. Ayan. So, na-transfer na siya, guys. So, 5,847.68 na itong laman ng aking GCash kasi may existing amount pa to. Kaya ganito siya. Hindi siya 4,500. Pero, nag-message sila from GCash. Ayan. You have received 4,500. So, automatic na yung mapupunta sa inyong GCash. So, ayan guys, ganun lang kadali mag-loan sa Bill East app. So, although, marami namang mga ibang loan app na makikita sa ating mga Play Store or iOS. Pero, this one is recommended kasi matagal ko na nga siyang ginagamit and trusted na siya. If magandang records nyo, of course, tataasan nila yung credit limit nyo from 2,000 pesos. So, ayun na guys, konting tip lang, no? Siyempre, this is still utang pa rin. Kaya ng ano, kumbaga, verbal na ginagawa natin na pangutang sa ating mga, ano ba, kapag-anak, ganun. Utang is still utang. May responsibilidad pa rin tayo na bayaran ito. Siyempre, kapag maganda yung record natin sa ating pinagkakautangan, kagaya ng Bill East, and in return, maganda din yung credit limit na kaya nilang ibigay sa atin. Kumbaga, pinadali lang ng mga application, mga software sa internet, sa mga mobile phone, ang pagpapautang sa atin, ang loan app. Hindi na natin kailangan pumunta pa in person sa mga banko at magdala pa ng mga maraming requirement, which is lahat naman tayo, hindi naman tayo kompleto like mga IDs, ganun, like mga certificate na hinihingi ng ibang mga
bangko para sa atin. So this app is perfect para sa ating mga gusto mapadali ang pangungutang. So yun na muna guys ang video ko for today, and sana nakatulong to sa inyo para mapadali ang ating pangungutang. So if nakatulong tong vlog ko na to guys, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching, and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel. Bye bye.